So hi guys, welcome ulit sa ating channel. So ang i-review natin ngayon is yung nabili nating capsule cutter. So nag-order ako nito nung Friday eh. So Monday ngayon, so medyo mabilis talaga. Siyempre titignan natin yung quality nasa loob. Okay, unbox na natin. So guys, advice lang ha. So kada tanggap natin ng package, don't forget na i-disinfect natin yung i-receive natin. Siyempre, mahirap na. So tara, i-unbox na natin. So gamitin natin itong aking makalawang na Swiss knife. So ingat-ingat lang ha pag mag-unbox tayo ha. So, dalawang in-order ko eh. Ito pa isa para sa kabilang bahay. So, okay. Yan. Tignan natin kung what's in the box. What's inside the box pala. Sorry. So, guys. Ito siya. So, capsule cutter, quarter. So, dito, kaya niya ang vegetable, fruit, frozen fruit, meat, seafood, bean, rock ice, dry food. So, nasa side, meron din siyang mga na instructions and yung mga pwede niyang i-grind. Okay. So, guys, always remember ha, kung di naman kailangan gamitin, hindi kailangan bilhin ha. Siyempre, magpapasko. Kaya kailangan natin ito. Okay, si check natin kung ano yung nasa loob. Medyo nalukot yung box niya. Pero, yun. Bubble wrap pa rin siya. So, what's inside the box? Is yung mismong item. Ayan. So, check natin kung may crack ba siya. Okay, so yung mismo, may mga onting gas-gas pero siguro na sa factory na yun. Tapos, may kasama siyang manual na crumple. Ayan. So, syempre, huwag natin kakalimutan basahin ito, ha. So, ito yung mismo item. So, nasa likod yung model number. Tapos yung voltage niya, 220 volts. Frequency, 50 hertz power. 50 watts. Tapos yung plug niya, so medyo bilog to. Kung meron kayong ganito, okay. Pero kung wala, kailangan nyo siyang lagyan ng adapter. So, check natin kung working siya. So, guys, ayan. Check natin yung loob ng cutter natin. Capsule cutter natin. So, ito yung mismong parang makina niya nandito. So, ipipress lang natin to para, ayan, mamaya. Para siya mag-on. So, parang yun yung power button niya rin. So, ito, ano lang to? Bead lang. So, ito yung blades niya. So, meron siyang apat na blades. So, ito. So, mukha siyang matulis, no? Siyempre, huwag natin i-try sa sarili natin. Ingat-ingat ha. Baka mahiwa. Oh. So, ipipit lang natin to dito. Ayan. Okay. Then, saksak natin. Ayan. So, nakasaksak na siya. So, ipipress natin to ha. Ayan, mukhang malakas naman siya. So, kailangan matest natin to sa mismong fruits natin.
kaya vegetables. Okay. So, depende sa'yo kung gaano katagal mo ipipress. O, tsaka depende kung ano na yung consistency nung ano mo, item mo. So, depende yun kung ano na rin yung consistency nung i-grind mo. Kung okay na siya para sa'yo, hindi alisin mo na, diba? So guys, ayan, nahugasan na natin. Siyempre, bago natin gamitin, make sure na nahugasan natin yung ano, equipment natin, diba? Para malinis. So, unang titesting natin siya sa fruits, okay? Ito, try natin sa apple. So, siyempre, dapat maghugasin kayo ng kamay. Okay, press natin. Bilis na na. Medyo ayusin lang natin siguro para ma-mix yung ibang hindi na grind. Ito siya guys, ayan. So nag-grind naman siya. So mix lang natin para makita pa natin. So dumidikit siya sa gilid. So i-move lang natin para mahalo. Huwag lang natin tatakpan yung pinaka slot niya para dun sa blades. So balik ulit natin. Ayun nga, nag-grind naman siya. So, hindi lang siya yung grind na grind. Siguro dapat full natin, full capacity natin itong bowl niya para ma-grind talaga yung as in na parang puree na siya. So, eto. Next natin ay cube ice naman. Ayan guys, so meron na tayong crush ice. So sa mga mahilig gumawa dyan ng smoothies o kaya milk tea, so pwede itong capsule cutter natin. Durog talaga siya, oh. So, check natin kung okay pa yung blade natin. Okay naman siya. Mga mahilig maghalo-halo, pwedeng-pwede to.
Ayan guys. Ang kaya niyang gawin. So, apple. Apple. Tomato. And crushed ice. So, ayan guys. Mukhang okay naman gamitin tong capsule cutter natin. Lalo na, na-crush niya yung ice. Ayan o. So, para sa akin, okay siya. Alright, so next natin itatry yung meat naman. So, ito siya. So, in-slice ko na siya para hindi siya masyadong para kasya lang siya. So, lagay natin. So, huwag niyong kalimutan maghugas ng kamay, ha? So, ayun. Naamoy yata nung aso. Nagutom. So, ayan. Okay. So, ito na. Tingnan natin. So guys, ito na siya. So guys, ayan, meron na tayong ginilig. So okay siya. So mag-grind naman na yung meat. Tama-tama ito, pampasko. Siyempre, ang number one sa handaan, lumpia. So, ayan siya. Ito yung ating finished product. Okay siya guys. Ang verdict ko para dito sa ating capsule cutter is worth naman siya para. So guys, ang verdict ko para sa ating capsule cutter is worth it naman siya bilhin. Lalo na ngayon holiday season. Tsaka money wise din siya kasi murang-mura lang siya. Saka pinatunayan naman niya na kaya niya lahat ng nakalagay dito sa box nila. So, na-try natin siya sa fruits, sa vegetable, ice, siyempre, tsaka sa meat. So, advice ko lang sa meat, siguro alisan nyo na lang siya ng balat. Kasi medyo makuna talaga yung balat niya. So, mahihirapan yung blades niyang grind yun. Pero sa, nag-grind niya naman ng okay yung laman. So, half kilo ang kasya dyan sa glass niya. Then, medyo uminit siya ng onti. So, pag ganun, siguro, stop nyo muna. Para hindi siya ma-overheat. So, okay naman ang capsule cutter natin guys, para sa akin. So, okay guys. That concludes our review vlog dito sa ating capsule cutter. So, kung nagustuhan niyo yung review, don't forget to hit the thumbs up button.